Magandang umaga sa inyo lahat. Guys, syempre, like ang pangalan ko sa aking Facebook page at subscribe nyo ako lagi sa YouTube. Then, sa page ko, pakipollow na lang po. So, guys, sisimulan ko ang araw ko ngayong Wednesday, no? So, ito lang ang ginagawa ko. Nag-aayos ako ng sibo. Ganyan nga pala si Boss Jeff. Mag-limit pala yan. Pinaka-limit kahapon yan, eh. So, ito kami tuwing umaga, no? At makikita nyo naman kung gaano kami kasipag. So, ito yung mga kasamahan ko. Nagtutulak sila ngayon. Siyempre, yung isang truck namin ayaw umanda. So, kanya kami dito, tulong-tulong lang. So, shout out sa mga kasamahan ko, mabait talaga. Hanggang nag-e-effort sila para lang makatulong sa kapwa nila. Yun, yun yung kababayan ng mga trabaho dito sa sales team marketing. So, shout out nga pala niyan kay Coloso. Coloso, tumingin ka muna, Coloso, para naman makita niyo kapag iyan. Yun, yun, no? So, pumunta ako sa warehouse. Nakita ko yung helper ko. Yun nga, nag-check na nga siya yun. Sabi ko, iwanan natin dyan. Dito na lang ako sa loob ng truck. At tumating ako sa loob ng truck, guys. Oh, kita nyo naman yung mga product ko. Binuhos ko na halos. Kasi, aayusin ko yan, guys. Kakamadahin ko yan. Para madali kong uli mamaya. Pagdating namin sa loob yan. Ganyan ako kalupit, guys. Para mabilis na lang. So, yan. May product kami, Sunsilk. Sunsilk Green. Yan. Oh, mga gusto ko more than yan. More than na kayo. So, dito lang yan matatagpuan sa amin. Sa Antipol Diesel, no? So, yan. Meron kami best food. Lord Orig. Yan. May bacon pa kami. So, habang inaantay ko yung helper ko, dito muna ako sa loob ng truck. Tapayusin ko itong mga pangalga namin. So, may pants din kami sa mga gustong pumunti ang mukha at umanda. May pants kami. Yan. So, ayusin ko yan, guys. Habang inaantay ko yung helper ko. At dalawang distrito kami ngayon. Kailangan namin ng matinditinding preparasyon para sa aming deliver pagdating namin sa area para tuloy-tuloy hindi kami masyadong mahirapan. So, discounted namin yung dalawa, no? Kanya kami kalupit ng helper ko na si Cashly. Talaga nagtutulungan kami dalawa. So, hindi pa pwedeng sabihin na natin na isa'y nagpapahinga. Kailangan kumilos ka rin. Diba? Kung gusto niyong matapos ang trabaho niyo ng mabilis, kailangan tulungan kayo. Ganyan talaga magkasama ng buhay ng delivery. Ano? So, yan. Guys, inaayos ko yan. Kinakamada ko na maayos para hindi siya sabog-sabog. Kasi once na sabog-sabog yan, guys, at parang binuhos mo lang ng mula lang yan, eh, mamaya, pag-order ng customer, eh, pag-ugod mo dyan, putol-putol na yan. Ako, nakakaya sa account. Nakakaya sa customer. Siyempre, binayaran na maayos yan. So, kailangan goods pa rin ang isa-serve mo sa kanila, no? Yan. At inaayos ko at kinakamada ko ng maayos para mamaya hindi na masyadong sisira yan. So, habang si Cashly, yung kasama ko ay nasa loob ng warehouse kasi tinitik niya yung pangalawang karga namin. Actually, guys, isa lang talaga yung karga namin. So, dahil may pending kami, kailangan namin tumulong. Sabi ko sa kanya, sige, karga mo na yun. Kung ano lang makakaya natin. Hindi naman ito sa pilitan. Kung ano lang matapos nyo, yun lang yung dapat nyo gawin. So, hindi mo pwede pilitin kung hindi mo naman kaya. No? So, ganun lang. Ang mahalaga doon, nag-effort ka at nakatulong ka kahit o kaano. Yun lang. Yan, inaayos ko na yan, guys. Medyo madami din yung bagda na yan sa mga pinigin yan. So, sige, video-video ka pa dyan. Habang inaayos mo yan, mag-video-video ka dyan. Yan. Ganyan ako tuwing umaga, guys. Ito yung papasok ako. Ganyan lagi ang ginagawa ko. Inaayos ko. Misa naman yung helper ko nag-aayos niyan. Pag wala pa ako, misa kasi late na rin ako nakakapasok kasi marami pa ako inaasikaso sa bahay. Dumarating na rin ako sa trabaho. Halos alas 8 na rin. So, yun nga. Naayos ko na yung pangarga sa loob pero scarcely wala pa rin. Pero nakita ko siya. Parang tapos na yata mag-argat. Inaayos na niya yung gate pass namin palabas. So, ako naman. Ito na naman. Mag-video na naman. Yan, kunwari ba yan, batid na yan. Kunwari lang yan, papunas-punas ang pawis. Guys, dalawang distrito ka pala kami ngayon, ngayong araw na to, kaya medyo talagang kailangan talaga ng matinding paghahanda sa laban. So yan, syempre bago kami bumiyahe, kakain muna kami. So inaantay ko lang yung kasama ko, inaayos niya yung gate pass para makalabas na kami. So yan, kukunin ko na yung susi. Naku, feeling pogi pang hayop. Ayan, sige. Video ka ba? Yan, pinaandar ko na yung sasakyan, papainitin ko na. Kailangan ng painitin. Kami, kanina pa kami nag-iinit. Sobrang paawis na rin namin. Ayan. Nalabas na kami yan, guys. Munting na lang. Parating na si Cashly. Punas-punas na ako ng manubela. So, bago tayo mag-umpisa, guys, sa ating anak buhay, lalo't driver tayo. So, lalo tayo mananalangin. Naingatan tayo. At sana maging maayos ang trabaho natin sa maghapon na to. So, yun. Magbiyahe na kami, guys. Siyempre, hahanap muna kami ng kainan. Siyempre, dito, guys, madalas kami kumakain talaga dito sa may tapat ng Robinson, halos sa may Antipolo. No? So, 3 years na rin kami kumakain dyan. At
At sukuin na kami dyan talaga sa tindahan yan, sa kainan. Lagi kami kumakain talaga dito. Napakasarap talaga ng pagkain dito, guys. Hindi naman sa talagang, para sa amin, napakasarap din. Ewan ko lang sa inyo. Pero yan, dyan kami lagi kumakain kay, ano, kay Doray. So, tingnan natin kung bukas sila ngayon kasi Wednesday, alam ko sarado to eh. Nakaw, malungkot ang helper ko. Check mo nga. Ay, sarado. So, punta tayo sa kabila. So, yun, sabi ko, punta tayo sa kabila. May pangalo kami kinakainan dito, guys. Bago lang din namin ito na nakita, ano. At okay din naman dito. So, palitan lang naman kami kumakain. Kung maraming nakapila doon kay Doray, nasasakyan, wala kaming parkingan. So, dito kami pupunta. Okay din naman dito. So, 1 month pa lang kami halos dito kumakain. So, nagustuhan din namin dito kasi medyo masarap din talaga yung pagkakadali ng mga luto nila dito. At ito nga, dumating na kami dito. Sabi ko sa kanya, tayo kumain para tuloy-tuloy na. Yan nga pala ang in-order ni Cashly. Paborito niya yan, laging isda. Yan, tilapia. Sabi ko sa kanya, kahit pansit na lang sa akin, okay na ako. Masaya na ako doon. Pero, sure naman kami. Kung anong ulam niya, ulam ko na rin. Yan, binigyan niya ako ng pansit. Wow, may bigori. Pampahaba din ang buhay yan. Hindi mawala yan sa umaga, guys, basta may pansit na hain, may tinda si nani na pansit yan, talagang mo-order ako niya. Sabi ko sa kanya, sige, kumuha ng kanin doon, tigisa tayo. So ako naman, ito, kukuha ko na sa usawan. Toyo ko lang masisili. So hindi nawawala yan, guys. Lagi namin sa umaga, may ganyan kami sa usawan. Pero kinakontra namin yan dahil iligado rin halos yan. Yun, natapos na ako kumain. At siya, ito katatapos na rin din, umiti pa. Yan, sabi sa kanya, bayaran mo na. At ito na nga, guys, pababa na kami ng Antipolo. Papunta na kami ng Teresa ngayon. Ang biyahe nga pala namin ngayon, guys, papunta kami ngayon ng Tanay. Doon ang destination ng biyahe namin ngayon, Tanay, Sampaloc, tsaka Halahala, no? Tsaka may Piligya pa. So kasi dalawang distrito nga kami ngayon araw na to, kaya kailangan namin talaga na halos medyo bilisan ng konti para kahit pa paano ay mabawasan yung deliver namin. Kasi mahirap din kasi yung babalik kami ng warehouse, meron pa kami tatatrabahuin o hindi namin natapos, mahirap yun. So, kailangan hindi masayang talaga yung effort ngayon. Maghapon na to. So, hindi naman, pag hindi naman kaya, hindi naman kami pinipilit. Kung ano lang yung abot ng aming mga kaya. Ganun lang, guys, tulong-tulong lang lahat para para naman sa amin, sa atin lahat yun. So, yun. So, lagi lang tayo mag-iingat. Pag tayo nasa biyahe na, tulad nito, guys, lagi tayo mag-iingat. So, lagi tayong manalangin, magdasal para tayo gabayan para sa ating hanap buhay. Lalo na sa kalsada tayo ng tatrabaho. At hindi natin masabi talaga kung ano mangyayari. So, yun lang. So, ito nga. At habang nagsasounds yung kasama ko, si Cashly, ako naman focus lang sa pumuman na yun. At syempre, kailangan na maging maayos. At maaari, makarating tayo ng maayos sa ating pupuntahan at makabalik tayo at makauwi tayo sa ating mga pamilya. Yun. So, ang init na rin, guys. Alas 8 pa lang yan. Mag alas 9 na. So, ito nga pala yung tindahan na una namin, first trap namin. So, dito kami sa Baras. So, konti lang yung order niya. Mabilis lang yan. At iaabot lang ni Cashly yan. So, sabi ko sa kanya, matiyanda mo na tayo. Nito na tayo sa Tanay. Medyo nagutom agad ako. Sabi ko sa kanya, Cashly, bumili ka muna ng matiyanda natin doon. Bahala ka na kung ano gusto mong bilhin doon. Sabi ko sa kanya, kahit tubig na lang or kahit ano, biskuit na lang. Pwede na sa akin yan. So, naantay ko nga siya. Dito muna ako sa tabi. Habang inaantay ko siya. Ay, tayo na nga, guys. Parating na siya. Medyo malaylay yung parking ko. Kasi yung tindahan nalagpasan namin eh. Ayaw sa kanya. Bahala ka na kung ano gusto mong bilhin. Medyo namilay pa yata. Ako po, ano nangyari? Namilay pa yata yung aking kasama. Yun, ano kayang piniling merienda na ito? Dala-dala niya na. Masaya siya. Tingnan natin kung ano yung merienda. Ay, Beng Beng. Shoutout pala sa Beng Beng. Yung sabi niya sa akin, itong merienda natin ngayon, Beng Beng, pampalakas ng katawan niyan. Tsaka Sesto. Sabi ko, okay. So, ayun nga. Dito, guys. Nampito kami ngayon sa may barangay Malihim, Alihay, Pilirisal. Nakakainis lang dito, guys. Ito na yung tindahan na medyo malaylayo. Sabi ko sa kanya, puntahan na natin. Para wala tayong balik. Puntahan na natin ito kahit malayo. Kaso nga, napunta namin dito, guys. Medyo kalangani pa. Sarah ito. Sabi ko sa kanya, ano ba yun? Sige na nga. Balik mo na sa loob yan. Balik sa tayo. Kuwala na natin yan. Maraming pa tayong tatarbo. So, ayun nga, guys. Alauna ay medyo na yan, sobrang init talaga dito sa Maykiso, Piligya Rizal. Kasi may halos malapit sa lawa to, kaya ang singaw talaga ng init eh. Talagang halos malapit. Sabi ko sa kanya, taste lang. Napakainit talaga ng panahon. Ito kami ngayon sa Maykiso, Piligya Rizal. So maraming repartitaan. At yan nga guys, sabi ko sa kanya, hindi pa kami kumakain yung oras na yan. Sabi ko sa kanya, tapusin lang natin, tindahan natin. Mamaya tayo kumain para tayo diretso na.
Sabi naman niya sa akin, no, sige, bahala ka. Pero guys, yan, kunwari pa yan, pero nalalambot na yan. Kunwari pa yan. Ang tagal pumubayad ng account na yan. So, galing sa kanya, relax-relax lang. Makakain din tayo, taste-taste lang. Yan, habang inaantay ko siya, eh, bigla naman, tumating naman yung maniningil para sa bayad namin sa parking. Ito itong gulat ng ako, nasa likod ko na pala. Ang lupi talaga ni Kuya, shoutout sa'yo. So, 30 pesos nga pala dyan guys, ang bayad sa parking. So, kahit saan ka nang sulok dito sa may Quezon Pililla Rizal, ay pumasok ay may bayad talaga. Kasi, ang katwiran niya sa akin, basta pumasok ka sa loob ng Quezon, talaga magbabayad ka ng 30 pesos. So, okay lang naman, kasi nare-reimburse naman namin sa company namin yan. Hindi naman nagagaling din sa busa namin yan. Okay lang yan kasi trabaho naman nila yan. So, naiintindihan ko yan. So, ito nga pala yung mga deliver pa namin na litira guys. So, shoutout nga pala sa Serp. Yan, at meron din kami nga yun, Serp, popcorn conditioner. Yan, nalantala namin kanina punong-puno yung pack na yan. Yan, shoutout din sa Dub. Shoutout sa Dub. Yan, Dub. Yun, kanina punong-puno yung pack na yan. Halos maraming deliver na yan. Ganun mo, konti na lang, di ba? Sabi nga nila, tiga-tiga lang, taste-taste lang. Tapos din yan. Huwag mong dadaan sa init ng ulo, huwag mong dadaan sa pagmamadali kasi pag ginagawa mo yun, lalong magkakaroon ng problema at lalong hindi matatapos yung trabaho mo sa isang araw na yan. Yun nga guys, sabi ko sa helper ko, ano, hindi pa rin bayad? Yan. At ito na nga, sabi ko sa kanya, mag-video muna tayo para pamatagal ang stress habang nag-aantay. At syempre, nakita ko nagpapay ngayon yung helper ko, sobrang init kasi nakikita ko na parang nalalambot na kasi hindi pa kami kumakain. Sabi ko sa kanya, bumili ako ng chopaw, toasted chopaw. Sabi ko, ito, pampatanggal ng guto muna saglit. Sabi ko sa kanya, mayantay manangalian. So, ito sabi ko, bibili ako ng siopaw, 5 piraso, 10. Tagal lang kasi magbibili. Pag ito, magbibili. Okay na pa kami dito, nag-aantay. So, ayun nga, lumabas na nga siya. Dadala na yung siopaw. Ayun guys, pabalik na sa kami sa amin tarapan. Dadala na nga namin yung siopaw. Sabi ko sa kanya, ito muna yung panangalian natin. Sandali lang naman, ngayon lang naman yan. So, ayun talagang buhay ng mga delivery guys. Diba? Taste-taste lang. At ayun na nga. Habang inaantay ko yung si Cashly, pumasok ako sa loob ng truck. Kiniko kung gaano pa karami yung kadga namin. At ay nakita ko nga, medyo parang marami-rami pa. Sabi ko marami pa nga ayusin. Halos wala na nga maapakan guys. Wala na may space dahil sa dami nga nang nakakalit sa loob. So ayan. Ayun nga pala yung mga patatak namin guys. Pinapakilala ko nga pala sa inyo. So nga pala guys, sa amin nga pala, ito yung mga order na nga pala talaga ito guys, hindi namin ito binibenta, hindi order na mismo ito sa amin mga ahente, at kung sa silang tumatawag sa ahente, or ahente mismo ang tumatawag para maka-order sila, at kami naman yung mga delivery driver na nag-deliver sa mga bawang tindahan. So ayun nga pala, yan yung mga prada kaming bago, mga palaman, yan. So ang trabaho lang talaga namin dito guys ay mag-deliver lang, so may ahente kami dito. Hindi kami talaga nagpapa-order. So, shoutout nga pala sa magagaling naming ahente sa Celestine Marketing. So, hindi dahil din naman sa kanila, wala kaming i-deliver. Kaya sila rin talaga ang kumukuha ng mga order ng mga product namin. At kami naman ang bahala mag-deliver. Yun. At ito na nga. Sabi ko kay Cashly, may 2 tindahan pa tayo sa may bandang Halahala. Puntahan na natin bago tayo umuwi. Kasi sabi ko sa kanya, sayang naman, malapit naman halos tayo dito. Puntahan na natin. Sabi ko, taste-taste na lang. Patapos na ito, kakain na tayo. Promise, sigurado yun. Sure na yun. So, ayun nga guys, hataw na ang takbo ko niyan. Halos tumatakbo na ako ng 80 kph yan. Di, joke lang. No, medyo mabilis na rin yung takbo ko dyan. Kasi nga, naghahabol na ako ng oras niyan. Kasi mag-aalas 3 na yan. Kasi marami pa kaming gagawin pagdating namin sa warehouse. Ano. Dala na rin siguro ng pagod at init. Kaya medyo nagmamadali na rin. At gusto na rin nga makapagpahinga na rin pahinga na rin at grabe talaga ang init, sobrang init, nakakahilo guys, halos bumaksak na yung aming katawan, sobrang init talaga. So yun lang, at taste lang talaga. Sabi nga nila, masanay ka na, trabaho para sa pamilya mo, ganun talaga ang buhay. So yun nga guys, hindi ako maka-overtake dyan, buti nilang lumigo na to. Yun, tisipat na ako ng takbo niyan guys. So yun nga pala, dahil malapit-lapit na rin yung tindahan namin dito, so magbabagal na ako ng konti niyan. Dahil napansin ko na malapit na kami. Hindi mabagal na ako ng konti niyan. Sana naman tanggapin naman ito. Kasi sayang naman yung effort namin. Pinuntulo na nga siya, pinuntahan. So, actually, kunin mo na yung deliver niyan, order niyan. Yan nga, habang inaantay ko yung kasama ko. At yun nga, finally guys, kakain na kami. Ito na ang pinakahintay namin dahil pabalik na rin kami sa aming warehouse. Ito na nga, si ate. Hindi ko alam kung yung hawak-hawak niya. Kala ko malamig na tubig. Nagulat ako, kulay dilaw. Yung pala, sabaw pala yun.
Ang galing naman, ang lupit talaga. So guys, dito pala kami kumakain sa Tapsilogan sa may bandang Teresa, ano. Kung pamilyar sa inyo dito guys, napakasarap din ang pagkain talaga dito guys, sulit na sulit. Medyo mahal nga lang, 80 lang yung pork tsaka chicksilog nila. Yun, hinanda niya na yung tubig ni ate. Sabi ko, parang di yata malamig yung tubig niya. Pero okay lang yan, sige, bahala na. Yun, Tapsilogan nga pala dito sa may Teresa yan guys. Kasi sinabi ako si Ashley, Ashley, order ka na, bahala ka na kung gusto mong order. Basta sa akin, pork silog. Pork silog na may chili. Yun, binigyan niya ako ng kapirasong bangus kasi in-order nga pala niya bangus. Sabi ko sa kanya, wag na, sa'yo na yan. Pero mabay talaga itong kasama ko, talagang sinishare na. Share naman kami lahat lagi sa ulam. So, yun lang. Kakain na kami.